Ayan na guys, so welcome back ulit. It's our second day of quarantine, no? Tayo ngayon ulit kasi yung naging development dun sa may quarantine is naging mas lumala na. Ito na nga yung sinasabi ko na kailangan natin magpag-cooperate kasi magiging mas mahigpit sila kapag hindi tayo nagpag-cooperate. Mas lalala yung situation natin. So, ang mangyari is so, nangyari, yun na nga, no, nagkaroon ng enhanced quarantine. Ibig sabihin, mas lalala yung ano nila, yung pagiging ano nila sa atin, pagiging pagbabantay nila sa atin, yung lahat. Yung mga transportation, naapektuhan na, pinatitigil na yung transportation kasi parang nga talagang wala nang bumiyahe. Maiwasan yung pagkalat ng virus. So, ang daming maapektuhan dito. Napakadaming maapektuhan dito. Lalo na tayong mga hampas lupa, no? Yung mga tao na everyday nagtatrabaho, may mga pamilya. Ang daming maapektuhan dito. I don't know kung ano magiging hapon ng government, kung meron ba silang gagawin dyan. Kasi, no work no pay yung iba dyan, eh, no? Yung iba kumpanya, I don't know, yung mga malaki kumpanya, kung magbabayad ba sila doon sa mga trabaho na hindi magkatrabaho. We don't know. But for sure, ang maapektuhan dito yung no work, no pay na mga trabahador. Kawawa sila. So, yun yung mga hindi rin sila. Kawawa naman yan. So, number one yan. Tapos, yung transportation tinigil. Ayan na. So, siguro, nakita natin yung mga tao. Ang dami ng stranded na tao na hindi makasakay dahil na sa policy na distancing. Siyempre, pag hindi mo napupuno yung sasakyan, yung isa ka punong-puno na dahil pa rin tawag yung sumakay. Lalo na ngayon na meron na tayong tinatawag na distancing, yung dapat may mga agwat-agwat yung mga tao nakasakay sa jeep. Mapapanood nyo sa news, ganun ginagawa nila, pinababa, pag masyado masigit, pinababa nila. So, ini-implement talaga nila yon para sa, para hindi nga kumalat masyado yung virus. Tapos, yung mga mall, nag-close na. Yung mall, i-close na yan. Siguro kung napansin nyo. Kasi pag hindi nag-close, mayroon pa rin pagpasok sa trabaho. So, number one, isa sa mga number one ng mga pinapasukan ng trabaho, mga malls. Ang dami nagtatrabaho dyan. Factory, yan, mga yan. So, pag hindi sinara yan, lahat ng tao magpo-commute. Magpupunta pa rin sa destination. Hindi may iwasan yung pagkalat ng virus. So, kaya pinasasarado na yan. So, para sumunod ang mga malls, yung mga private company, para sumunod, ititigil yung transport. Chain reaction yan, no? Medyo kawawa tayo talaga. Pero, kung mapapansin nyo, the more na gagawin natin yan, hindi tayo makikipag-cooperate, the more na mahihirapan tayo dun sa parte na gustong ipatupad ng government. The more na ihigpit yan, the more na mas magiging mahigpit yung pag-contain nila sa lahat ng tao. Kasi ang nag-spread ng virus is tayo. Tayong mga tao. So, pag patigil yun, makukontain yung pagkalat. So, ang number one is pag wala na po commute, walang tao pupunta, walang gagala, di ba? Walang masyadong makakapunta kung saan-saan, hindi natin alam kung carrier na siya o hindi. Eh, ang virus is 4 to 12 days carrier ka nang wala kang symptoms na ikaw ay may sakit. So, minsan lang na napag-healthy niya, wala siya sipon, siya umubo. Pero carrier na siya, naipapasa niya na sa'yo yung virus na hindi mo alam. Kaya nga, ang bilis nung pagtaas niya kasi ganun siya, hindi mo wala pa agad symptoms pero carrier ka na. Ngayon, Luzon quarantine na. Yung Luzon, hinihigpitan nila yung Luzon, no? At masyado na silang higpit. Mas marami ng checkpoints. Tapos yung pag-check nila sa dahil nga maraming hindi na makakapasok to work, humihingi na ngayon ng dole ng budget na 1.3 billion something, pero kulang pa rin yun. Sa dami ng tao hindi bigyan ng sustento para doon sa quarantine, lalo yung mga tao hindi napapasok ng state.
bahay. I don't know how it's going to work. I don't know. Hindi natin alam. Kung mapapansin nyo kanina, ang dami na stranded. Dami na stranded na tao. So, naka the best niya talaga is implement agad tapos para makapag-adjust na yung tao. Kasi hindi natin alam eh. Pasok ka pa. Hindi mo alam kung papasok ka pa sa work. Hindi na. O bahay ka na lang pa. Hindi mo alam. Marami pa hindi alam. Medyo kulang pa. Pero pag na yan eh, naging solid na. Binigay na sa atin yung ano, yung information. At solid. Ito ang mangyayari. Kasi wala tayong magagawa kung gusto. Ngayon, grocery. Mag-grocery na tayo. Kasi kahit mga panudos-nudos lang lalo sa mga hampas lupa katulad natin. Grocery na lang tayo para tayo ng dilata. Sardinas, murang sardinas. So, noodles, mura yan. Patawid lang naman eh. Itong isang buwan lang. Makaraos lang tayo. As yung murang ano na lang. Yung murang bigas na lang muna bili natin. Ako, napaka-practical ko pagdating sa bagay niya. Nag-diligit. Taba na nga ako. So, mas mabor sa akin yung bilang. So yun lang, yung mga outdoor ko na mga paborito mong gawin. Like, magbabike ako, hindi ko magawa ngayon. Tapos yung motor ako, mag-ride. Kaya sa nagpupunta, hindi ko siya magawa ngayon. So, okay lang. Kasi kailangan ng ano eh, kailangan ng support ng ating government. So lahat, sa lahat ng ano, sa lahat ng mga kaibigan natin, yung commute, may mga pinapakain na pamilya, kailangan nating intindihin kung bakit nagagalit siya. Pero guys, ito ano lang, alam ko, makakaraos tayo. Ayaw sa gusto natin, makakaraos tayo. Yung fear natin na baka ganito, baka ganyan, baka ganito, may sasagutin din yan. Iwala lang kayo sa taas kasi yan naman ang bibigay lahat ng pangalaman natin. So, shoutout uli sa Fowlers. Unang-una kay Lester Fowler. Vlog din niya kapatid ko na yan. Support ko rin siya. Tapos shoutout kay Arnold Fowler. Tony Fowler, tapos si Tyrona Fowler, tapos si Marie Tony Mami Fowler, kumunta ko siya ng nakaraan. Shoutout din sa'yo, sa lahat ng mga kaibigan natin, sa lahat ng mga vloggers. Mabuhay kayo. And then, huwag natin kalimutan, Johnny left the group. Mga pag gusto nyo ng ano, pag gusto nyo ng makantahan, mga kakaibang destination and at the same time yung mga kantahan tayo dyan ni Left the Group. So, support niyo po yan. Subscribe na rin kayo. Like nyo na rin yung page na. At of course, huwag kalimutan Alvin Pao. Sa mga destination travel vlog ko tapos sa yung ating moto vlog. So, mag-review din tayo ng mga moto. Mag-review din ako na kahit ano, no, mag-review ako. So, for now, ito muna kasi ito yung hottest issue ngayon. Quarantine natin. So, ito muna yung binablog ko. Maraming salamat ulit guys. Hopefully, nakatulong ulit ako ng konti. Medyo nalinawan tayo ng konti. Bukulo lang ako. Nalinawan tayo ng konti. Sana nakatulong ng konti. Salamat ulit ha. Kita-kits tayo. So, bukas, ika-third day. I don't know kung anong mangyayari. Let's see kung anong mangyayari. Abangan nyo na lang ulit. Thanks guys. Bye!